simula ng maganap ang payapang revolusyon. Hindi may kakailang may mga kabiguan, pero marami rin tayong patuloy na tinatamasa bunsod ng makasaysayang tagpo sa EDSA. Malaya tayong nakakapagpahayag ng opinyon, kritisismo at kuro-kuro, malayang gumagalaw at ginagawa ang mga nais nating gawin, at gumagana ang iba pang demokratikong proseso ng lipunan. Naibalik ang political and civil rights ng mga Pilipino, naibalik ang Kongreso, nagkaroon ng bagong konstitusyon, nagkaroon ng sistema ng pamahalaan na ang mga namumuno ay pinipili ng taong bayan. Nang tumanaw ang binansagang ina ng demokrasya, kumalingaw-ngaw ang isang tanawagan. Bayang Pilipinas, tatakbo po ako sa pagpapangulo sa sasakyan. Panawagang nagtulak sa nag-iisang anak na lalaki ni Ninoy at Cory na tumakbo sa pagkapangulo. Sa kauna-unahang automated election sa bansa noong Mayo, mabilis siyang nahalal bilang 15th pangulo ng Pilipinas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Kasihan nawa ako ng Diyos. Congratulations. Si Ninoy Aquino ang presidente na nakakuha ng pinakamalaking mayorya ng boto sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa pag-upo niya sa pwesto, sari-saring problema raw ang minana niya mula sa mga nagdaang administrasyon. All our institutions, if not shattered, were definitely battered following 20 years of Marcos and 10 years of Gloria. Kaya napakahirap ang trabaho ng pangkasalukuyang Pangulo and 2 or 3 or more of those who will follow him. Kung walang kurap, walang mahirap. Napakabigat ng responsibilidad. Kasi kasama sa mandato nito ay yung expectation ng ordinaryong Pilipino na kanyang tutuparin ang kanyang pangako na mawawala ang katiwalian. Tulad nung panahon ng kanyang ina, malaking hamon rin kay Pinoy na lutasin ang niluma ng problema ng kahirapan. Laging iniingi ko kay Presidente Ninoy na kaming mga mahirap, priority naman niya. Huwag naman niya kami pagkaitan ng ng lugar na kung saan nandoon kami. Yun lang naman po ang hinihingi namin. Maging kaming taga-media, malaki ang pag-asang hindi na muling manunumbalik ang panahon ng panunupil sa pamamahayag. Mawala ang kahit anong banta at malayang maihatid ang mga responsabling balita. I think the government has to ensure na yung ginagalawan ng mga media people especially ay talagang sabihin, safe. Kaya sana lang mabawasan yung abuse part at magamit talaga ng gusto yung media, yung press freedom na yan na binibigay sa atin ng konstitusyon ng ating bagong pamahalaan. Higit daw sa lahat, mahalagang kumilos ang bawat isa. Kung noong panahon ng EDSA nagawang isang tabi ng marami ang pansariling interes, ito raw ang dapat gawin upang muling manumbalik ang magandang hangarin ng EDSA. I have my expectations, but I also would like our people to again ask, what can we do for the country? Hindi kaya ng isang tao itong bibigat ng mga problemang minana. So unless we are again imbued with the spirit of EDSA 1, we were ready to lay down our lives. The spirit of EDSA should be part of our history, and our history is evolving, ano, nang mas maganda na kinabukasan ng Pilipino, ng bawat Pilipino ay katulong doon sa paghubog ng ating kasaysayan. 25 taon na nga ang lumipas nang tingalain ng buong mundo ang Pilipinas dahil sa matagumpay na people power. Pero 25 taon mula nang maganap ang EDSA, marami pa rin ang kailangang isaayos sa mga sistema at aspeto ng bansa.
Magkakaiba man ang opinyon o pananaw kung naisa sa katuparan ba o hindi ang mga pangako ng EDSA, ang mahalaga, patuloy tayong magangad ng isang maganda at mas maunlad na bukas. Makiisa at makibahagi sa pagbibigay katuparan sa mga ito. Ako si Maki Pulido. Ako si Jiggy Manika at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook.